Ngayong araw ay ating matutunghayan ang epiko ni Tuwaang. Sa kaharian ng Kuwaman ay may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Bai. Lumapit ito at nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na mayroong dalang mensahe ang hangin at pinapapunta siya sa kaharian ni Batooy, isang bayani. Sapagkat may dalagang dumating sa kaharian, ngunit hindi siya nakikipag-usap sa mga kalalakihan doon. Kaya pinatawag ng isa sa mga kalalakihan ang hangin para ipatawag si Tuwaang. Hindi pumayag si Bai sa gagawing paglalakbay ng kanyang kapatid. Kinakabahan kasi siya sa maaaring mangyaring masama kay Tuwaang. Pero hindi nakinig si Tuwaang sa kanya. Agad-agad na naghanda si Tuwaang at isinuot ang kanyang mga armas. Kinuha niya ang kanyang sibat at kalasag at tinawag ang kidlat upang dalhin siya sa lugar ng pinaggayungan. Pagkarating doon, bumisita siya sa bahay ng binata ng pangavukad. Sinamahan siya ng binatang ito sa kanyang pagdalakbay. Sila'y nakarating sa tahanan ni Batooy. Umiga si Tuwaang sa tabi ng dalagang nagbalita sa kanya at agad na nakatulog. Bumunot ang dalaga ng isang buhok ni Tuwaang na nakalawit. Nagsalita ang dalaga at nakilala na nila ang isa't isa. Ang dalaga pala ay ang dalaga ng buhong ng langit. Tumakas siya at nagtago mula sa binata ng pangumanon. Isang higante na may palamuti sa ulo na abot ang mga ulap. Gusto siyang pakasalan nito, ngunit tinanggihan niya ang alo. Nagalit ang binata at sinunog ang bayan ng dalaga. Sinundan niya ang dalaga saan man siya mapadpad at sinunog niya ang mga bayan na pinagtataguan nito. Kaya naghanap ang dalaga ng pagtataguan sa mundo dito. Pagkatapos magkwento ng dalaga kay Tuwaang, dumating bigla ang binata ng pangumanon, balot ng apoy at pinagpapatay niya ang tao sa kaharian ni Batooy. Naglaban si Tuwaang at ang binata ng pangumanon gamit ang kanilang mga sandata. Ngunit magkasing lakas silang dalawa at nasira lamang ang kanilang mga sandata. Tinawag ng binata ng pangumanon ang kanyang patong, isang mahabang bakal. Ito'y kanyang ibinato at pumulupot kay Tuwaang. Lumayab ito, ngunit itinaas ni Tuwaang ang kanyang kanang bisig at namatay ang apoy. Tinawag ni Tuwaang ang kanyang patong at ito naman ang ibinato sa binata. Lumiyab ito at namatay ang binata. Pagkatapos ng labanan ay binuhay niya ang mga namatay na tauhan gamit ang kanyang laway. Dinala niya ang dalaga sa kaninyang bayan sakay ng kidlat. Ikinwento ng gungutan na nakita niya sa kanyang panaginip na darating si Tuwaang sa Kaukawangan. Inalok naman ni Tuwaang ang gungutan na sumama sa paglalakbay niya. Tinanggap naman ito at tumuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Nakarating sila Tuwaang sa kasal. Dumating rin ang binata ng panayangan na nakaupo sa gintong salumpuit. Ang binata ng liwanon, ang binata ng pagsikat ng araw, at ang binata ng sakadna, ang ikakasal na lalaki, kasama ang kanyang 100 pang tagasunod. Nakiusap ang binata ng sakadna na linisin ang mga kalat sa kasal o yung mga taong hindi imbitado o hindi kailangang bisita. Ngunit, sinagot naman siya ni Tuwaang na may pulang dahon o mga bayani na naroroon sa okasyon.
Nagsimula ang mga unang seremonya ng kasal. Binayaran ng mga kamag-anak ang mga savakan o mga bagay para doon sa babaeng ikakasal at ang mga nakabalot na pagkain na iniaalay ng mga kamag-anak ng lalaking ikakasal doon sa babaeng ikakasal, hanggang sa may naiwang dalawang hindi mabayaran. Umamin ang binata ng sakad na hindi niya kayang bayaran ang dalawang bagay. Pero tinulungan siya ni Tuwaang gamit ng paglikha ng isang sinaunang gong bilang kapalit sa unang bagay at gintong gitara at gintong bansi o plauta. Sa pangalawang bagay, lumabas ang dalaga ng Munawon, ang dalagang ikakasal, para magbigay ng nganga sa lahat ng bisita. Pagkatapos niyang bigyan ng lahat ang panauhin ng nganga, umupo siya sa tabi ni Tuwaang. Nagalit ang binata ng sakad na. Hinamon ng binata si Tuwaang sa labas ng bahay. Samantala, ang gungutan ay nakapatay na ng mga kasama ng binata hanggang sa 6 na lamang ang natira. Nakipaglaban ng 2 sa 6 na kalaban hanggang ang natira na lamang ay si Tuwaang at ang binata ng sakad na. Binato ng napakalakas ni Tuwaang ang binata at lumubog siya sa lupa at doon nakita ang isa sa mga tagapagbantay sa mundong ilalim. Bumalik agad sa mundo ang binata at itinapon naman si Tuwaang sa mundong ilalim kung saan nakita rin ang tagapagbantay nito. Nalaman ni Tuwaang ang kahinaan ng binata at pagkalapas niya roon, kinuha ang gintong plauta na nagtataglay ng buhay ng binata. Dahil mas ginusto ng binata na mamatay kaysa mapabilang sa kampo ni Tuwaang, sinira ni Tuwaang ang plauta at ang binata ay unti-unting namatay. Inuwi ni Tuwaang ang dalaga sa Kuwaman kung saan siya naghari habang buhay. Maraming salamat sa inyong panonood! Huwag mong kalilimutang mag-like, comment, at subscribe sa ating YouTube channel. Pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ating ilalabas. Paalam!